Masayang araw po at masayang balitaan po sa ating lahat, mga ka-PL. May tanong lang po ako. Alam na ba ng karamihan kung gaano na po kalaki ang utang ng ating bansa? Ha? Para sa akin, mga kababayan, wala naman sanang problema kung mabilis na lumobo ang ating utang. Ang importante ho, dapat sinasabi po sa atin, oy, mga kababayan, ito na yung utang natin, ha? Nadagdagan ng 4 na trilyon. Di ba? Kaso, tila tinatago ho yata ni The Junior, mga kababayan, kung gaano nakalaki ang utang natin ngayon. Aba, maraming magagalit ho nito na mga kababayan natin. Kami itong mga pobre, mga taxpayer ang magbabayad ng utang na yan kung kailan man nila gustong bayaran. Ito po ang balita. Basahin ko po, mga kababayan. Paano tayo nadamay sa napakalaking utang na ito? Itong mababasa ho natin, kung hindi ako nagkakamali, parang kulang pa ho yata ito. No? Pero bago ko po ito simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Basahin ko po ito. Post lang naman po ito, mga kababayan, ng isang Facebook page na meron pong concern, ayan, sa ating mga kababayan na dapat malaman ito ng karamihan na tila baga tinatago nga ni The Junior. Bakit kailangan itago, Nyor? Kami man magbabayad niya, Nyor. Ikaw, utang ka lang ng utang. Pero wala man kami nakikita kung saan napunta yung mga inutang ninyo, anak ng patula talaga. O ito, national debt tumaas sa ilalim, ha, ng gobyernong Marcos. Ako po, mga kababayan, tumaas. Diba? Taong bayan nga ba ang papasan? Ano pa nga ba? Sino magbabayad nito? Yung mga mayayamang alta lamang? No. Lahat po tayo magbabayad nito, mga kababayan. Lahat po tayo. Walang makakaligtas basta nagbabayad ka ng buwis. Isa ka ho dyan sa mga magbabayad. O ito pa, tila hindi sinasabi, kita nyo na, sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na umabot na sa 14.93 trillion ang utang ng bansa. Ha? Umabot na po ng 14.93 trillion, mga kababayan, na napanood ko naman po sa isang balita, sinabi di umano ng mga economic manager ni The Junior, mga kababayan, naglalaro ho sa 15 to 16 trillion na ang kasalukuyang utang ng ating bansa. So, ibig sabihin, itong naitalaho dito na 14.93, hindi pa pala ito ang pinal. Gusto ko nang umiyak. Paano natin ito babayaran, Nyor? Yung apo ko hindi pa isinisilang. May utang na. Ay nako, ito pa. 12.79 trillion lamang ito. Sa pagtatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayan lamang siya kalaki. Oo, malaki. Pero, mga kababayan, sa magdadalawang taong presidente, nagdagdagan ka agad ng 2 trilyon mahigit. So, pumapatak po na
isang trilyon kada taon. E ayon nga sa nasabi natin kanina at napanood ko na rin sa balita, e naglaro ho sa 15 to 16 trilyon ang utang natin. Oh, eto pa, ibig sabihin, sa loob lamang ng 2 taon niyang panunungkulan, nadagdagan ito ng halos 2.14 trilyon. Eh hindi pa nga ito di umano ang nadagdag, kasi ayon nga mismo sa mga economic manager ni Da Junior, mga kababayan, eh nasa 15 to 16 trilyon. Naku po. May nakita ba tayong ano? Mga naitayong infrastruktura. Huh? Yung BBM niya, BBM, Build Better More. Kamusta? May nakita ho ba tayo, mga kababayan? Ha? Walay. Trouble dito, trouble doon. Ayuda dito, ayuda doon. Hindi yan ang kailangan ng taong bayan. Lumikha ho kayo ng trabaho. Ito ating mga mangingisda nga at mga magsasaka, puro reklamo na. Di umano walang ginagawang hakbang para matulungan sila. Nyor, oh, hindi rin sinasabi sa atin na ang taong bayan ang pumapasan sa pagbabayad ng utang na ito. Kita nyo na, mga kababayan, dapat sinabi, oy, kayo ha, people of the Philippines, umutang tayo ng 2 trilyon mahigit. Dati, 12 trilyon lang yan mahigit. Ngayon, umutang tayo ng 2 trilyon mahigit at kayo magbabayad, ha? Walang ganon. Wala. Kasi baka dagukan siya ng tao, ah, niche ka, laki lang utang namin, utang ka ng utang, wala kang nagawa. Tapos, lakas ng loob sabihin mo na kami magbayad dyan. Lumayas ka dyan. O, ito pa. O, wala pang inilalatag na solusyon ng Pangulo kung paano ito lutasin ng kanyang gobyerno para gumaan ang mabigat na pasanin ng mga Pilipino. Wala pa. Relax lang kayo. Wala pang inilalatag. Paano ito malutas? Ang tanong, malulutas? Ilabas niyo yung mga Talyano go. Ang daming naniwala dyan sa Talyano gold na yan. Sabi ng ating mga kababayan, di umano yan ang magbabayad ng utang sa Pilipinas para gumanda ang ekonomiya. Yumaman tayo. Ang daming nabudol. Talyano gold. Yung akin nga dito, kutsarang gold. Kutsarang gold na pag na naiganon mo sa medyo matapang-tapang na medisina, masabunan mo, tunaw. Oh, asa pa tayo dyan? Malabo na po ito makakahanap ng solusyon, mga kababayan. Anong aasahan nating ilalatag na solusyon ni Da Junior? Eh hindi nga permanente yung pag-iisip. Paiba-iba nga eh. Di ba? Kumbaga, namimekos-mekos ho tayo. Ayan. Hindi ho. Stable yung kanyang pag-iisip. Ayan. O, dapat ay tiyakin ng ating Pangulo na ang pagbabayad ng utang o ang halagang kinakailangan upang bayaran ang napakalaking pagtaas ng utang ng pamahalaan ay hindi makaaapekto sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga mahihirap. Ang tanong, nagbabayad ba? Puro lang yata utang. Utang lang tayo ng utang. Hayaan na natin magbayad yung susunod na administrasyon. Ganon. Ha? Anong hindi maapektuhan ang serbisyo? Kamusta? Sumilip po tayo sa mga kababayan natin. Silipin po natin yung mga public hospital, hindi naman po sa sinisiraan ko.
Yung ibang pasyente ho, totoo naman talaga, nasa labas na po nakahiga. Kulang po sa serbisyo. Sobrang kawawa po yung ating mga kababayan. Sobrang kawawa po talaga. At hindi lang po yan isa sa mga problema ng ating bansa kinakaharap. Marami pa po. Sobra po. Oh, kabilang dito ang mga libreng serbisyong medikal at pang-edukasyon para sa mga walang panustos. Ayan, mainam sana kung lahat ng yan matulungan ng kasulukuyang administrasyon. Kung lang naman. Kung matutulungan lang naman, mga kababayan, na kayo masa. Ang pagtaas ng pondo kinakailangan para mabayaran ang mga utang ay magtututok sa pamahalaan na magtaas ng buwis. Tako, ito na sinasabi ko sa inyo. Magtataas ng buwis. Laki na ng buwis natin. Lalakihan pa. Para nga naman, unti-unti, kita paano makabayad ng utang. Meron bang update kung nabayaran na utang? O, tuloy ko. Kaya dapat tiyakin ng ating gobyerno na hindi tataas ang indirect taxes sa mga kalakal at serbisyo tulad ng pampublikong transportasyon, paggamit ng gasol, at marami pang iba. Paggamit ng gasol, mga kababayan, ibig sabihin, kasama na po dito yung petrolyo. Yan. Oh, ang utang ay mag-uudyok sa pagtanggal, ito pa, ng subsidiya ng gobyerno sa mga pangunahing bilihin. Kaya ho, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasi tinatapyasan po ang subsidiya mula sa gobyerno, kaya ang pumapasan po ang taong bayan. Oh, asa na yon? Tulad ng bigas, kita nyo na, na magiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya naman po, ganito po kamahal ang ating bigas, mga kababayan. Eto pa, tapusin natin to para malaman ho ninyo ang katotohanan na tila bagay inililihim ho ito ni Dayunior. Oh. Ang mga patakaran ng International Monetary Fund o IMF hinggil sa pagbabayad ng utang ay maaaring magdulot ng inflation, ha? At lalong pagbaba ng halaga ng piso ng Pilipinas na magresulta sa lalong pagbaba ng franchising power ng piso. Kamusta ang dollar? 58 kung hindi ako nagkakamali. Ganyan po kataas, mga kababayan. Ano na, Pilipinas? Ano na, mga kababayang tulog? Gumising ho kayo. Hoy, gising. Kumakatok kami. Sabay-sabay po nating katukin ang rehimeng Marcos. Na, hoy, Dayunior, abay magmadali ka. Gawan mo ng kaparaanan itong mga panibagong pasanin na naman ng taong bayan. Hirap na nga ang taong bayan. Ang dami ng mga magulang, pamilyang hindi makapag-aral na kanilang anak. Hindi pa makapasok yung kanilang anak sa mga state universiting libre. Dagdag pa ang presyo ng mga bilihin. Saan ho pupunta ang buhay ni Juan de la Cruz? Oh, eto pa. Ibig sabihin, mas kakaunti ang mabibili ng ating pera at ang ating kita ay hindi sasapat upang suportahan ang ating pamumuhay. Yan, mga kababayan. Ang pamahalaang Marcos ay maraming pang tatrabahuin para sa kanyang mga nasasakupan at karamihan sa kanyang mga pangako sa kampanya ay hindi pa nabibigyang katuparan. Bagong Pilipinas! Naisahan tayo ni Andrew. Ikaw talaga, Andrew, ha?
ikaw ang isa sa dahilan bakit kami nabudol. Ang sarap nga naman kasi pakinggan eh. Dito, malakas ang ingay. Dito. Bibigyan ko ng t-shirt. Jacket. Anak. Bagong piling. Puta, ragis talaga. O, dyan tayo nadali. At dahil ng budol dyan eh. Sabay-sasabayan. Tatayo si The Junior sa harapan. Tak. Mikropono. Kulay pula. Kaya ganun-ganun. Gagawin natin 20 pesos ang bigas. 20? 60 na nyo yun. Ha? 70 na kayo nyo. 20 mo dyan mukha mo. O, ito pa huli. 2 taon pa lamang nang magsimula ang presidente sa kanyang termino. Sana'y may pagbabago sa susunod na 4 na taon. Dadalawang taon pa nga lang, pero umarangkada pataas mga kababayan ang utang ng Pilipinas. Etong susunod na 4 na taon, wag na o tayong umasa na may magandang mangyayari sa bansa natin. Ha? Pasensya na po kung medyo patawa-tawa lang tayo kasi ayoko hong ma-stress kayo. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayang OFW. May problema kinakaharap sa pamilya. Buwan-buwan nagpapadala para pangtustos sa pamilya. Tapos, malalaman pa ninyo sa mga balita at sasabayan ng emosyon ng mukha ng vlogger, iiyak-iyak. Masasaktan, mai-stress po kayo. Kaya ganito po tayo maghatid ng balita, mga kababayan, patawa-tawa lang para kahit papaano hindi mabigat tanggapin ang problema na siyang katotohanan na nangyayari po sa ating bansa. Yan. Itawa pa rin po natin. Pilipino ho tayo. Matapang magaling. Hindi sumusuko sa anumang laban para matustusan lamang ang mga minamahal sa buhay. Kaya ang pinakamainam ho natin gawin, mga kababayan, katukin si The Junior. Katukin ng katukin hanggang sa magising siya at bumalik sa matinong ulirat. Kasi ngayon hindi. Kasi pa naman po ang nawawala yung isip niyan eh. Sabi nila ha? Hindi ako may sabi niyan. Ah, diba? Ganun yun. Katukin na katungin si The Junior para kumilos ng maayos. Huwag magpasakal sa liig niya dyan sa Bruhilda niya. Okay. O ano ang masasabi ninyo mga kababayan sa balitang ito? Paki-comment. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.